Good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan. Be grateful. Wag kalimutan. Ano mang mangyari sa buhay, ano mang estados, ano man bagyo man dyan, or may ano man dyan, grateful tayo. That starts with our blessing. Be grateful, okay? So, imaginein pala natin na simple lang pala yung ano sa universe, yung law sa universe. If every day, kung ano man yung small things na gaano man yan kay small, ano man yung ano na nangyayari sa buhay natin, kung tayo ay grateful, blessings will flow like a river. Ah, di ba? I-try natin yan, kaibigan. Be grateful every day and you will amaze. Ooh, there's a lot of blessings that come. Okay? So, topic naman natin ngayon is Mamba mentality. Okay? So, ano na talakayin natin yung ano ni Kobe Bryant, itong Black Mamba mentality. So, Kobe Bryant, isa to sa mga grabe yung achievement dito sa basketball. So, kung ano natin, idig natin yung mindset ni Kobe Bryant, ano yung work ethic niya, gano siya mag-isip. Kasi pwede natin itong ma-apply sa buhay natin, eh. Hindi lang to sa sports. Pwede to kahit saang sektor sa buhay. Pwede dahil sa trabaho, sa negosyo, sa financial growth natin, sa kung ano man yung ginagawa natin ngayon, art, music. So anywhere in the kung ano man yung ginagawa natin, kasi same to ng principle, eh. So sabi ni Kobe Bryant is when everyone is sleeping, I am working. Wow, 'di ba? Alas 4 pa lang daw ng umaga to si Kobe Bryant. Grabe pala tong work ethic nito ni Kobe Bryant. Then, alas 4 pa lang gising na si Kobe Bryant. Practice na. Pagkatapos ng practice, yung kasama niya nagsi-shower na. Si Kobe Bryant hindi siya magsa-shower pala. Mag-extend yung practice niya. So sinasimulate niya yung ano, so pina-practice niya rin din yung ano, pina-practice niya din yung physical at saka mental ano niya, ability niya. Hindi lang physical yung ano ni Kobe Bryant. Tinitrain niya yung mental niya, kasi kung wala kang mental, hindi mag-stop ka daw talaga, mag-break ka, kasi kung wala yung mindset mo, hindi mo iniisip na ito talaga yung gusto ko. Lahat ito yung pinaka-goal ko, meron akong burning desire. So kung wala ka diyan, hindi yan mag-start sa isip mo daw. Sabi ni Kobe, physically you will fail, you will stop, kasi normal behavior na ng tao pag mag-ano siya ng failure or maka-experience siya ng mga hardship, struggle diyan. Hinto yan, kasi pa, no one loves struggle, no one loves hardship, di ba? Sino ba naman gustong mag-struggle? Sino ba naman gustong magka-problema ka, di ba? Yun daw, kasi siyempre, walang gustong mag-struggle, eh. Kaya walang magpa-follow sa path na ganun, kukunti lang sila, like Kobe Bryant lang. So, yun yung ano na niya, when everyone's sleeping, I am working. So pwede natin na ma-apply siguro, no, kung ano mo yung ginagawa natin ngayon, ano kaya yung ano mo nito, kaibigan, ano mo yung comment mo dito sa negosyo, kaya pwede kaya ito na ma-apply, or sa may plano tayo na magka additional passive income, ano yung pwede natin tong ma-apply yung mentality ni Brian. At saka isa pang ano ni Kobe Bryant, yung burning desire niya daw, smell pa lang ng bula at saka yung sneakers, gustong-gusto na ni Kobe. Gustong-gusto niya na. Kahit smell pa lang ng bula at saka yung sneakers. So that means kung ano na natin to sa ibang sektor sa buhay. So kung ano may yung ginagawa natin, for example, hindi sports, like kung mayroon tayong bagay pala na gusto nating gawin, gusto nating i-achieve. Parang yung concept ni Kobe Bryant is kailangan tayong may burning desire na gusto natin, parang na-feel na natin na andyan na yan. Kahit imaginein mo yung smell ng bula at saka sound ng sneaker, parang ini-imagine niya daw yun palagi. Gustong-gusto niya yung marinig, gusto niya yung makita yung may smell yung bula sa basketball, makita yung at saka marinig yung sneaker na biglang mag-break. So ganyan, grabe yung obsession niya at saka grabe yung love niya sa passion niya. So pwede siguro natin ma-apply yan sa ibang bagay, no? Kung mayroon tayong gustong gawin, kung i-ano lang din pala natin, eh, parang yung concept na nakikita ko doon is yung mindset lang pala natin is kailangan lang tayong
i-push yung sarili natin na mayroon tayong burning desire kung ano man yung gusto mo. Gusto ka bang maging pulis? Gusto ka bang maging doktor? Gusto kang mag-negosyo or anything, anything, engineer or ano ba na gusto mo sa buhay. Kung palagi mo na yung iniisip, palagi mo yung iniisip, tapos pinapractice, kasi pinapractice ni Kobe Bryant sa practice eh. Minimentally niya, sinasimulate, pinapractice niya, then end of the day, it will become easier daw. Sabi niya, practice eliminates fear. Yun namang sabi niya, practice eliminates fear. Wow! Napaka-strong yun ano ni Kobe Bryant. Mentality ni Kobe Bryant. Kasi kaisa pa yung ano, si Kobe Bryant, palagi daw siyang nagtatanong sa mga basketball player, na great basketball player, sinasabi niya na he wants to become a student, dili siya arrogante. So gusto niyang malalaman kung ano ba pagkukulang niya at paano niya makorek. At saka yung may mga magagaling na basketball, hindi siya nakipag-compete siya doon. Instead, nagtatanong siya kung ano yung pwede niyang matutunan sa kanila. Kung mayroon siyang matutunan sa kanila. Sabi nga, mas okay nga daw yung ano. Sa, kasi yung mentality natin, lalo natin yung mga Pilipino, gusto natin na palagi tayong tama. Mga gusto natin yung idea natin is tayo yung tama, yung iba mali. So, sabi, may kasabihan na sometimes daw, mas maganda din pala tayo na is tayo yung pinaka-dumbest, or pinaka-bubo na tao sa room. Bakit? Kung ikaw, pipiliin mong ikaw yung pinakamatalino na tao sa room na yan. Example, yung room is composed of 50 katao. Ikaw yung pinakamatalino. That means you will not learn anything. Because ikaw yung pinakamatalino eh. Pero ikaw, pag ikaw yung pinakabubo sa room, ang dami mong pwedeng matutunan. Kasi nga, may mas matalino pa sa'yo eh. Yung idea niya, natutunan mo. Diba? So sometimes it's good to become the most bubo or dumbest sa room pala. Oh, wow, that's really a good. So ngayon ko lang din niya na-realize, wow. Diba? Kasi yung culture kasi natin eh, pag itong idea ko, matuwa ka pa eh, sabi, dapat itong idea ko tama. Diba? Tama talaga yung idea ko. Sabi ko nga sa'yo, yung idea ko tama eh. Diba? Ako yung tama, ikaw yung mali. So yun yung kultura natin dun. So kaya pala tong mga successful daw is iba pala tong strategy daw nila. It's okay to become a student. Ikinig sila kasi ikaw nagsasalita, wala kang matutunan eh. Kasi nagsasalita ka. Pero pag ikaw ay nakikinig, maraming nagsasalita, mayroon kang matutunan kasi nakikinig ka. Hindi ka you cannot speak and listen at the same time. Diba? Kung ikaw ay mag-speak, magsasalita, yung ears mo wala, close yan kasi ikaw yung nagsasalita. Pero pag ikaw ay nakikinig at nagsasalita yung mga smart na tao, that means you will become smarter as well compared sa sarili mo yesterday. Yung goal kasi ni Kobe Bryant is 1% better every day din eh. Wow! Diba? At saka pag tayo daw ay hindi nag-move forward, that means we are moving backward. Wow. So tayo ay hindi pala nagli-learn. Dati, sabi ko, after ko mag-college, ayaw ko na mag-aral talaga. Ayaw ko na mag-aral. Napakahirap pag-aral. Sabi ko, nung trabaho ako, ayaw ko na mag-aral. Ayaw ko nang magpunta sa mga aral-aral na yan kasi mahirap yan. Then, I realized today that learning is fun and learning is wow. Learning is unlimited. Unlimited talaga yung learning. Pwede tayo palang maka-learn ng skill na gusto natin. So akala lang natin na yung mga tao na magagaling, yung mga skill nila, born yan nila. Hindi, pinapractice rin pala yan nila. At saka kung tayo gusto nating matutunan yung skill, kung ano may yung skill na gusto natin, ano may yung edad natin, ano may yung status natin, pwede rin pala yan natin malilearn. Walang skill daw na hindi malilearn. Kailangan lang talaga natin ng open-minded tayo. End of the day, pupunta pa rin talaga sa mindset eh. So kaya napakalaking factor, kaibigan, na pag slowly change yung mindset natin. End of the day, it still goes to the mindset. Kahit si Kobe Bryant, kung wala siyang mindset,
proper mindset. Hindi niya ma-achieve din yung ano niya. Kasi nga, sabi niya, mindset yung pinairal niya eh. So, di ba? Wow. Alright, kaibigan. So, I think that's a wrap for today. Hopefully, may natutunan tayo ni Black Mamba Mentality. So, ano yung comment mo sa ganito, kaibigan, na comment na inspire ka ba? Or, hopefully, kung mayroon kang experience din or mayroon kang inspiration, mag-comment ka kasi baka may ibang tao na makapanood nito. At least man lang may matutunan din sila sa iyo, masishare sila, may makikita silang, may matutunan silang magandang improvement or may malilearn sila, wala namang mawawala sa iyo. End of the day, ang universe na nakapanood dyan, anything that we provide, we give, whether you like it or not, may darating yan. Okay, so ang sabi pa nga, may kasabihan nga, to start, giving is the start of receiving. Oo. May ano lang, may slow down lang tayo kasi may ambulance. Oo. Tuloy, walang emergency na nangyayari doon. Okay. We're hoping everyone is safe. Okay? So balik tayo na sana wala ako. Okay. So the start of receiving is giving, di ba? Giving is a start of giving. So wag daw tayong mag-assume na may darating, may magbigay or blessing na darating kung hindi tayo yung nagbibigay ng una, di ba? Hindi tayo, kahit hindi tayo mag-expect ng anything, kung nagbibigay ka ng something, value or service to anyone or someone else, whether you like it or not, may bumabalik in sa'yo na maganda. Kasi law of nature yan, whether you like it or not, kaibigan. Kung ikaw, mabuti yung sinishare daw natin, mabuti yung ginagawa natin sa kapwa, whether you like it or not, may mabuting bagay na babalik sa atin. Alright, that's a wrap. See you next time. Napakaganda yung episode natin ngayon. Black Mamba, Kobe Bryant Mentality. See you next time, my friend. Babu.